Ladies and gentlemen, let's all welcome the phenomenal diva, Miss Jessa Zaragoza! Sa buhay ko'y wala ka, anhin ang pag-ibig kung puso ay nag-iisa. Sinong aking tatawagin? Sinong aking hahanapin? Sino ang magpupuno sa aking paglalambing? Jessa Zaragoza ang rurok ng tagumpay sa pamagitan ng phenomenal hit song na Bakit Pa. Pero ang hindi alam ng nakararami, maraming kasawian muna ang dinaanan ni Jessa bago niya nakamit ang hinahangad na kasikatan. Mas kilala si Jessa sa tunay niyang pangalang Richelle Ann noong bata siya. At naging finalist din siya noon sa Little Miss Philippines ng Eat Bulaga. And our 1987 Little Miss Philippines is Kimberly May Pantig. Labis sa dinamdam ni Richelle ang pagkatalo niya sa Little Miss Philippines. Richelle, tama na. Bakit ka ba umiiyak? Mami. Ginalingan ko naman na. Bakit nataro pa rin ako? Alam ko anak, ginawa mo na nga lahat. Kaya tama na yon. Sapat na, huwag ka na umiyak. Tama na. Gusto ko pa mas manalo. Alam ko, baby. Pero sabihin ko sa'yo, Shell. Kahit natalo ka, proud na proud ako sa'yo. At least nakarating ka sa grand finals. Alam mo ba anak? Sabihin ko sa'yo sa buhay na to, maraming pagsubok ang dadaan sa buhay mo, hindi ka laging mananalo. Kaya tama na, okay? Tama na. Kung gusto ko, mag-smile ang baby ko. Sige na, smile ka na para kay mami. Smile, smile, kikiliting kita. Yan. Ang ganda-ganda mo, anak. Para kang anghel. Ganda-ganda mo. Love mo si mami? Love ka rin ni mami. Ganda-ganda lang mo, Al, para totoo. Kakasal-kasalan na naman kayo? Di na kayo nagsawa sa larong yan? Inggit ka lang, kuya. Bakit mo na maiinggit? Babasibo na lang ako kaysa sumala sa walang kwenta ang larong yan. Ba't ba hilig yung magkasal-kasalan? Kasi balang araw, ikakasal ako sa Prince Charming ko. Parang yung sa Cinderella. Teka, akala ko ba gusto mong maging isang sikat na singer? Yun din, maging isang sikat na singer. Pag kinasal ako, papanoorin ng buong Pilipinas. Katulad nung idolo ko, si Sharon Cuneta. Taas mo naman mangarap. Sa bagay, libre namang mangarap. Mami! Shell! Mami, ba't kami dalang maleta? Saan tayo pupunta? Mami, magbabakasyon ba tayo? Lumaki si Michelle sa piling ng kanyang ina. Hindi na niya halos nakilala ang kanyang ama. Ngunit dumating din ang panahon na kinailangan niyang mahiwalay sa kanyang ina matapos itong magkaroon ng bagong asawa. Dahil dito, pansamantalang nanirahan si Richelle at ang kanyang kapatid na si Ray sa kanilang lola na kung tawagin niya ay nanay.
Sigurado ka na ba talaga dyan sa desisyon mo? Wala na ako mapagpilian, Inay. Kaya kailangan ko nalang gawin. Eh, ang iniisip ko yun lang mga bata eh. Pero alam mo naman na alagaan ko yung mga anak mo. Kaya lang, iba talaga yung... Iba talaga yung sa iyo lalaki yung mga apo. Nagulay. Kaya lang talaga, wala na akong maisip na iba. Hindi ko alam ko ano. Shell! Naiyak! Shell! Sorry, Shell, ha? Pero, kailangan umalis sandali ni Mami. Hindi ko pa yung maintindihan, Ma. Meron lang kaming... ayusin ng Tito Mike mo para din sa kinabukasan mo. Wala nga akong daddy. Aalis mo kayo. Alam mo, kahit kailan, papangako ko sa'yo. Hindi ako mawawala sa'yo. Sandali lang to. Pagkatapos magkakasama-sama tayo uli. Ano? Ayoko. Ayoko. Ayoko din, baby. Pero sandali lang ako. Huwag ka mag-alala. Hindi ka naman pamamayaan ni nanay. Ayoko, mami. Huwag ka na ako nabalak ko na. Alis na ako. Mami. Tutulman si Richelle sa pagkakahiwalay nilang mag-ina ay wala rin siyang nagawa. Samantala, pinilit naman ang lola ni Richelle na punan ang puwang na iniwan ng ina nito. Siya ang tumayong pangalawang nanay ni na Richelle. Iyak ng iyak. O ito, dinalahan kita ng gatas, ha? Inumin mo. Ayaw? O diwag. Lagay muna natin dyan. Yan. Mamaya na tayo iinom ng gatas. Hmm? O na umiyak? Hana? Hmm? Nay, ako po ba ang dahilan kung bakit ako iniwan ni Mami? Naging bad po ba ako? Hindi, oh. Hindi ka bad, ha? Hindi ka bad. Walang may kasalanan. Hindi kasalanan ng Mami mo. At hindi mo rin kasalanan. Wala pong may kasalanan. Bakit kami kailangan magkahiwa-hiwalay? Di pa po ang isang pamilya dapat sama-sama? Yung mga kaklasmate ko, lahat sila may mommy and daddy. Pero ako lang ang wala. Ito ang nanay mo. Hindi kita iiwan. Halika, suklay ang ganga ng nanay. Parang lalong gumanda. Halika, lagay muna natin ito dito. Diba? Tapos, susuklayan ng nanay. Tingnan ko nga. Ito, yan. Suklayan ng nanay, parang lalong gumanda. Yan. Ganda-ganda ng ako. Yan. Ganda pa ng buhok. Ganda-ganda. Nanay.
Nay, bakit na ba ako inaayusan? Kilala ko kayo, Nay, kapag ganyan kayo. Siguro may bala kayo, no, Nay? Nay, ano yun? Surprise! Ay, nanay naman. Basta, surprise! Sige, Nay. Nay, nasan po ba tayo? Oo nga po, Nay. Kaninong bahay po ba to? Hindi ako sasagot sa mga tanong nyo. Richelle! Mami! Hi! Ma! May surprise ako sa inyo. Ano po yun? Dito na kayo titira, sama-sama na tayo. Kasama ng mga kapatid nyo, sama si Nanay. Talaga po? Hindi ba yun ang gusto mo? Sama-sama tayo? Opo. Nay, ang mga bagay! Ay, ang bagay! Dali. Patuloy kayo sa bagong bahay nyo. Nasa sa'yo pa pala ang litratong yan. Opo. Tignan mo nga ang bata-bata mo pa noon. Naalala ko pa kung kailan to kinunan eh. Ito yung ano man, nung tawa tayo ng tawa noon. Tapos, di ba si Kuya ang kulit-kulit? Ano pa nga? Nagagalit ka na nun, Mami. Pinihit ko na sa tenga, pero ayaw pa rin. Kaya, ayan, sige. Ang kulit talaga. Alam mo, Ma, kung bakit ko tinatago tong litrato na to. Kasi naisip ko, balang araw, mabubuo din tayo. Tulad nung dati. Di ba ang saya-saya natin nun, Ma? I'm so sorry, anak. Alam ko marami akong pagkukulang sa'yo. Kailangan nating maghiwalay noon. Pero pangako ko sa'yo, babawi ako. Hinding-hindi na tayo maghiwalay ngayon. Patawarin mo sana ako na. Ma, hindi mo naman kailangang mag-sorry. Lalo naiintindihan ko naman po lahat. Tsaka Ma, ang mahalaga ngayon, magkakasama na tayo ni Nanay, si Tito Mike, tsaka yung mga kapatid ko. Salamat sa pag-unawa mo, anak. Napakabilis ng panahon. Ang laki-laki mo na. Ang ganda-ganda mo. Dalagang-dalaga ka na. Pwedeng-pwede ka na mag-artista. Ay, Ma, mas gusto kong maging singer mo eh. Alam mo, Ma, pag pumupunta ako ng mall, pag nakikita ko yung mga cassette doon, ini-imagine ko yung sarili ko. Kunyari, cover ako ng mga cassette. Oo. Parang yung idol ko, si Sharon Cuneta. Bakit hindi? Maganda naman ang boses mo, ah. At walang pangarap na hindi natutupad. Pagbatsyaga ka. Sa pangungumbinsi ng ina, ay napapayag din si Richelle na sumali sa Beautiful Girl Contest ng Eat Bulaga. Hindi na naman pinalad si Richelle na manalo sa paligsahang ito. Nag-audition din si Richelle sa That's Entertainment. Ngunit hindi rin siya natanggap. Hanggang sa makilala niya ang talent manager na si Rading Carlos na tumulong sa kanya para makapasok sa That's Entertainment. Ito ang naging daan para mapasok niya ang mundo ng showbiz. Nakilala siya sa pangalang Jessa Quintanar. Pero sa simula ay hindi agad sumikat si Jessa. Sir, nandito na po sila, Jessa. Patuloyin mo. Gandang hapon po. Gandang hapon po. Gandang hapon. Hello po naman. Sir Joey. Ah, sige, maupo kayo, maupo. Bueno, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kaya ako kayo pinapunta rito para mag-offer ng pelikula kay Jessa. Talaga po? Salamat po, Sir Joey. Teka muna, patapusin mo muna ako. May pagka-bold ang mga tema ng pelikula na naka-lineup sa akin ngayon. Pero naniniwala ako sa potential mo, malaking potential mo. Kaya lang, kailangan mong makipagsabayan. Bold? Yan po ang trend ngayon. Wala sa image ng apo ko ang mag-bold. Yan nga ho ang maging selling point natin eh. Yung pagmamature ng image ni Jessa from teeny bopper to sexy star. At naniniwala ako diyan kasi sikat, Jessa. Sir, parang ayoko po yata gumawa ng bold. Jessa naman, parang hindi mo kilala. Ako ba isang
fly-by-night producer. Ha? Hindi kita pababayaan. O baka namang gusto niyong sa iba ko na lang ibibigay ang offer nito. Eh, sir, si Jessa po magdidesisyon. Kaya lang ayoko naman po mababoy ang anak ko. Sinisiguro ko sa iyong hindi mabababoy ang anak mo sa mga pelikulang gagawin niya. Hindi naman basta-basta mga bold yung mga gagawin kong pelikula eh. O ano, Jessa? Sige po. Magaling. Simulan natin sa complete repackaging. Yung pangalan mo. Mula ngayon, hindi ka na makikilala bilang Jessa Quintanar, kundi Jessa Zaragoza. Labagman sa kalooban, napilitan si Jessa na pasukin ang pagpapaseksi sa pelikula. Sa'yo lang ito? Anong ginagawa? Para kang to, di ka makaarte! Direk, kasi hindi ko po yata kaya. Anong hindi kaya? Hindi ba pumayag kang gawin tong pelikulang ito? Pagkatapos sasabihin mo sa akin, hindi mo kaya? Wala ka ba tiwala sa akin? Hindi pa nag-usap na tayo? Ha? Habang tinatanggal yung blouse mo, sumusungin ako sa'yo. Kaya pag napanood sa screen yan, walang makikita sa katawan mo. Nag-usap na tao dyan! Hindi ba tayo nakakaintindihan? Eh kasi, Derek, hindi ko po kasi talaga kaya eh. Ay! Derek, eh sobrang man yata pinagagawa mo sa anak ko. Pinag-uubad mo na si Jessa. Ako, director dito. Dapat ako masunod. Pagsabihan mo yung anak mo. Ha? Dahil pag sumikat siya, nang dahil dito, magpapasalamat kayo sa akin. Ay, Diyos ko. Kausapin nyo na nga yan. Umiinit lang ulo ko. Aileen, ako na kakausap. Oh, Jessa. Ano pang problema? Di ba napag-usapan na natin ito? Kasi, Sir Joey, hindi ko po talaga kaya maghubad eh. Bueno, ito na lang gawin natin. Gawin mo ang pinagagawa ni Direk sa'yo. At pinangangako ko sa'yo na walang lalabas na maselang parte ng katawan mo. Ayoko lang talaga mag-pack-up itong shooting na ito. Eh, malaking malulugi sa akin kapag nag-pack-up tayo. Hindi biro ang perang na ilabas ko na. Kaya bayad na lahat ng mga tao. Kaya, Jessa, please. Pero hindi natupad ang pangakong iyon. Hanggang isang araw, ay may nadiskubre ang kanyang kapatid. Yan, di ba, anak? Oh! Anong nangyari sa'yo? Anong nangyari, anak? Anong tanungin, ma? Tanungin niyo si ate. Anong pinagsasabi mo? Ay, pagsuntukan ako na sa eskwelahan. Alam niyo ba yun? Bakit? Inakansuhan si ate. Bold star daw. Mga ayaw ang ginagano'n si ate, May. Alam mo yun, May, di ba? Anak, teka. Anong ibig niyo sabihin? Hindi niyo po ba nababasa to? Ha? Ano yan? Patingin nga niyan. Wala. Hindi mo to Shell. Dapat makita. Basta mali. Hindi na, Shell. Kita ko muna kasi Shell. Ito eh.
lalabas, ma. Wala dapat ginawa yan. Nakakahiya. Uminahon ka na muna. Masisili. Oh, shit. Masabi nila hindi ito lalabas, eh. Ayaw ko na. Ay, sabi nila hindi ito lalabas. Hindi lang ginawa ito sa akin. Shit. Ano Pag-isipan natin. Hindi ko alam kung anong gagawin. Pero pag-isipan muna natin. Nakakahiya. Matinding kahihiyan ang inabot ni Jessa matapos sumabas sa dyaryo ang mga hubad na larawan niya. Dahil dito, iniwasan ni Jessa na magpakita sa publiko. Nakaranas din siya ng matinding depression. Ngunit, sadyang di niya maiiwasan ang mapanuring mata ng media na laging nag-aabang sa bawat hakbang na kanyang gagawin. Basta ganun yun nga, sinabi ko, abangan na lang nyo yung album lalabas. And malapit na yun eh, mga ay, si next week siguro. Tapos yung sinasabi. Bakit ngayon ka lang lumabas? Naiiya ka ba? Natatakot ka ba? Makakita ka muli? Totoo ba hindi mo itutuloy ang pelikula mo? Ayaw mo na mag-ball? Magbubad ka, tapos ikaiya mo. Balak mo yun. Hanggang saan lang yung pakikita mo sa mga susunod mong pelikula? Magpupul niyo dito ka na ba? Di ba dati ka naman sexy star? Pagkasahan ka ngayon. Sagutin mo kami. Oo nga. Sagutin mo kami. Para meron mga paliwanag. Patay hiya ka na ba? Kalma na! Lumayan niyo na ako! Parang awan niyo na! Ayoko na! Bakit? Ano kinahiya mo? Tigil na nga kayo! Yes, sir! Ka lang? Ay, natatakot ako. Saan? Kay Richelle. Itong mga nakaraang araw, lagi na lang nakatulala. Walang kinakausap at hindi lumalabas ng bahay. Alam ko yun eh. Pati ako hindi na niya kinakausap eh. Nay, ano kayang pwede natin gawin? Eh, wala eh. Siya lang makakagamot sa sarili niya. Siguro, palagay ko. Di... Bayuhan kaya natin siya. O kaya... Basta nandyan lang tayo sa tabi pag kailangan niya tayo. Gawin mo ang pinagagawa ni Direk sa'yo. At pinangangako ko sa'yo na walang lalabas na maselang parte ng katawan mo. Ayoko na! Ayoko na! Ni Richelle. Richelle? Richelle? Richelle! Ito! Eh? Richelle! Ay! Richelle! 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 Mike! Richelle!
sandali! Kayanan ni Jessa ang mabigat na panghuhusga ng showbiz tungkol sa pagpapaseksi niya sa pelikula, kaya tinangka niyang wakasan ng lahat sa pamamagitan ng pagpapakamatay. Ngunit sa kabutihang palad, nakaligtas naman siya at matapos ang ilang oras sa emergency room ay agad siyang naka-recover. Huwag mo na itong gagawin uli. Tinakot mo ako. I'm sorry, Ma. Hindi ko naman intensyon na saktan ka eh. Kaya lang kasi, Ma, hindi ko na po kaya yung mga nangyayari sa akin. Nahirapan na po ako eh. I'm sorry, Ma. Ayaw ka na naman. Nagsosorry ka na naman sa mga kasalanan hindi mo naman ginagawa. Kung tutuusin mo, ako may kasalanan sa'yo. Ako, hindi kita dapat pinayagan na nag-bold. Hindi dapat ako ang nanay mo. Dapat pinatiktahan kita. Pero hindi ko nagawa. Nakakapot ang harap mo ako. I'm so sorry. Ma. I'm sorry, babe. Ma, hindi nyo namang kailangan humingi ng tawad. Wala rin kayo kasalanan. Pare-pareho tayo naging biktima. Huwag kayo humingi ng tawad, Ma. Ma, bakit ganun? Parang pinaglalaroan ako ng tadhana. Ma, diba alam mo, simple lang naman yung pangarap ko. Diba, Nay? Gusto ko lang naman maging singer. Gusto makita yung sarili ko, yung litrato ko sa isang kaset. Tapos sa mga kontes na sinasalihan ko, Ma, diba? Kahit natatalo ako, nagpupurusigin pa rin ako. Kinagawa ko naman lahat. Alam ko, baby. Alam ko. Pero Ma, bakit? Bakit nangyayari sa akin ito? Hindi ko alam. Ang sagot sa mga tanong mo. Pero ang gusto ko, tatagan mo ang sarili mo. Malalagpasan mo to, Rochelle. Andito kami, nandito si nanay, nandito kami lahat. Mangako ka sa akin, hindi mo nagagawin to, Rochelle. Pansamantalang tumigil sa pag-aartista si Jessa matapos na ma-diagnose na nagkaroon siya ng nervous breakdown. Kinailangan niya ring magpatingin sa isang psychiatrist. At pagkalipas lamang ng ilang buwan, naging maayos na ulit si Jessa. Shell, naalala mo yung pangarap mo na gusto mo maging singer? May sorpresa ako sa'yo. Ano po yun, Ma? Nakakuha ko ng appointment kay Venice sa turno. Gagawin kanya ng album! Ma naman eh. Eh, hanggang pangarap lang naman yung maging singer ako eh. Batang to. Ikaw ka bata ka! Bakit hindi mo subukan? Malay mo, diyan ka magtatagumpay! Nay!
Sige na nga. Kailan po ba kayo naghihintay dito? Okay lang. Okay lang. Alam mo, pinag-aralan ko na sinabi ng mami mo. At very excited ako na igawa ka ng album. Talaga po? Totoo. Gagawin niyo po ako ng album? Oo. Kaya lang wala pa tayong recording outfit na ngayon na magre-release noon. So, it might take some time, pero may mga naka-line up na akong kanta para sa'yo. In fact, gusto kong isama ang kantang Bakit Pa. Agad na ilabas ang album ni Jessa. Pero sa tulong ni Aster Amoyo, ay nakilala ni Jessa si Orly Ilacad at nakagawa ng ilang pelikula sa Octo Arts. Hindi nagtagal, naisipan ng Octo EMI na i-release na ang album ni Jessa. Naging patok na patok sa masa ang hit single niyang Bakit Pa? Jessa. Hi. Hi. I'm Dingdong, Avanzado. Oh, of course I know you. I just wanted to congratulate you. Bakit Pa such a big hit? Oh, thank you. Salamat. Congratulations again. Thank you. Wala nang makilala ka, ako ay nag-iba. Buhay kong ito ay kayana ni Jessa ang mabigat na panghuhusga ng showbiz tungkol sa pagpapaseksi niya sa pelikula, kaya tinangka niyang wakasan ng lahat sa pamamagitan ng pagpapakamatay. Ngunit sa kabutihang palad, nakaligtas naman siya at matapos ang ilang oras sa emergency room ay agad siyang naka-recover. Huwag mo na itong gagawin uli. Tinakot mo ako. I'm sorry, Ma.
Hindi ko naman intensyon na saktan ka eh. Kaya lang kasi, Ma. Hindi ko na po kaya yung mga nangyayari sa akin. Nahirapan na po ako eh. Sorry, Ma. Ayaw ka na naman. Nagsosorry ka na naman sa mga kasalanan hindi mo naman ginagawa. Kung tutusin mo, ako may kasalanan sa'yo. Ako, hindi kita dapat pinayagan na nag-bold. Hindi dapat ako ang nanay mo. Dapat pinatiktahan kita. Pero hindi ko nagawa. Nakakapatawarin mo ako. Ma. I'm so sorry. Ma. I'm sorry, babe. Ma, hindi nyo naman kailangan humingi ng tawad. Wala rin kayo kasalanan. Pare-pareho tayo naging biktima. Huwag kayo humingi ng tawad, Ma. Ma, bakit ganun? Parang pinaglalaroan ako ng tadhana. Ma, diba alam mo, simple lang naman yung pangarap ko. Diba, Nay? Gusto ko lang naman maging singer. Tapos makita yung sarili ko, yung litrato ko sa isang kaset. Tapos sa mga contest na sinasalihan ko, Ma, diba? Kahit natatalo ako, nagpupursige pa rin ako. Kinagawa ko naman lahat. Alam ko, baby. Alam ko. Pero mo, bakit? Bakit nangyayari sa akin ito? Hindi ko alam. Ang sagot sa mga tanong mo. Pero ang gusto ko, tatagan mo ang sarili mo. Malalagpasan mo to, Rochelle. Andito kami, nandito si nanay, nandito kami lahat. Mangako ka sa akin, hindi mo nagagawin to, Rochelle. Pansamantalang tumigil sa pag-aartista si Jessa matapos na ma-diagnose na nagkaroon siya ng nervous breakdown. Kinailangan niya ring magpatingin sa isang psychiatrist. At pagkalipas lamang ng ilang buwan, naging maayos na ulit si Jessa. Shell, naalala mo yung pangarap mo na gusto mo maging singer? May sorpresa ako sa'yo. Ano po yun, Ma? Nakakuha ko ng appointment kay Venice sa turno. Gagawa kanya ng album! Ma naman eh. Eh, hanggang pangarap lang naman yung maging singer ako eh. Batang to. Ano ka ba, bata ka? Bakit hindi mo subukan? Malay mo, diyan ka magtatagumpay! Nay! Sige na nga. Kaya hindi pa ba kayo naghihintay dito? Kamusta po? Okay lang. Okay lang. Alam mo, pinag-aralan ko na sinabi ng mami mo. At very excited ako na igawa ka ng album. Talaga po? Totoo. Gagawin niyo po ako ng album? Oo. Kaya lang wala pa tayong recording outfit na ngayon na magre-release noon. So, it might take some time, pero may mga naka-line up na akong kanta para sa'yo. In fact, gusto kong isama ang kantang Bakit Pa. Agad na ilabas ang album ni Jessa. Pero sa tulong ni Aster Amoyo, ay nakilala ni Jessa si Orly Ilakad
at nakagawa ng ilang pelikula sa Octo Arts. Hindi nagtagal, naisipan ng Octo EMI na i-release na ang album ni Jessa. Naging patok na patok sa masa ang hit single niyang Bakit Pa? Jessa? Hi. Hi! I'm Dingdong, Avanzado. Oh, of course I know you. I just wanted to congratulate you. Bakit Pa such a big hit? Oh, thank you. Salamat. Congratulations again. Thank you. Wala nang makilala ka, ako ay nag-iba. Buhay kong ito ay nag-a- Hey, Jessa! Hi, Jessa! Hey! Congratulations! Hello. It was a wonderful show. It was successful. Thank you. Right. Salamat din po sa pagkuha niyo sa akin. No problem. Congratulations again. Maulan ako, ha? Thank you. Okay. Hello? Sino to? Hi, Jessa. Si Dingdong to. Dingdong Avanzado? Yup, that Dingdong. Teka, paano mo nalaman yung number ko? Tsaka bakit ka napatawag? You know what? I just want to tell you that you really look beautiful and stunning wearing that beautiful red dress. Paano mo nalaman yung suot ko? Tumingin ka sa likod mo. Hi. Hi. How are you? Okay lang. You know what? I saw your show and I think you're great. Salamat. Oh, by the way, these are for you. Malaki ang naitulong ng hit single ni Jessa na Bakit Pa upang makamit ang kasikatang naging mailap din sa kanya noon. At dahil nga dito, nabansagan si Jessa na phenomenal diva. Isa-isa nang nagdatingan ang swerte sa kanyang buhay. Kabilang na dito, ang pagkakaroon niya ng sariling condominium unit. At syempre, kasabay din ang kasikatan ay ang pagdating ng isang bagong pag-ibig. At para kay Jessa, natagpuan niya iyon sa katauhan ng isa ring kapwa mang aawit, si Dingdong Avanzado. Ikaw talaga? O sige, sige, magkita tayo bukas. Okay, you take care. I miss you too. Okay, bye-bye. Sino naman yan? Si Dingdong. Opo, Mami. Eh, nag-aya po kasi siya. Eh, hindi naman ako sa nakikialam sa'yo, Rochelle. Kaya lang, marami akong naririnig na hindi maganda tungkol sa mga babae dyan kay Dingdong. Baka hindi ka seryosohin yan. I mean, playboy yan. Mag-on ba kayo? Hindi mo muna isipin ang karir mo. Maganda na ang karir mo tapos magbo-boyfriend ka ngayon. Baka hindi magustuhan ng mga fans mo yung mag-boyfriend ka. Masisira ang karir mo. Pero, Ma, mahal ko po si Dingdong. Rochelle, ano ba? Mag-isip-isip ka. Sinabi ko na sa'yo hindi maganda ang reputasyon niyang pagdating sa babae. At ang dinig ko, meron daw yung karelasyon na iba. Ano na lang sasabihin ng ibang tao na nga-ago ka ng lalaki? Masisira ang karir mo. Ma, hindi niyo pa nga nakikilala ng husto yung tao. Hinuhusgahan niyo na. Bigyan niyo naman ng benefit of the doubt yung tao. Baka malinis ang intensyon niyo sa akin.
Tsaka man nag-usap kami. Sinabi niya sa akin hindi siya committed sa kahit sinong babae. At naniniwala po ako doon. Ma, mula noon sinunod ko po kayo sa lahat ng gusto niyo para sa career ko. Pero sana naman ngayon, Ma, hayaan niyo naman ako magdesisyon para sa sarili ko. Hayaan niyo ako, Ma, kung sino gusto kong mahalin. Ayoko nang merong nagdidikta sa akin, Ma. Sana maintindihan niyo 'yon. Ah, ganun. Ang ibig mong sabihin, hindi mo na ako kailangan. Sige, okay lang sa akin. Kung 'yan ang gusto mo, bahala ka. Mami. Oh, ayos na ba lahat? Opo, Consilor. Nandiyan na po yung caterer. Eh, yung string quartet? Ready na rin po sila. Good. Ayokong may sasablay dito, ah. Surprise ko to para sa birthday ni Jessa. I want this evening to be perfect. Akala ko ba ngayon yung big date mo with Dingdong? Eh, bakit ganyan yung mukha mo? Si Mami kasi, nag-away kami kahapon dahil kay Dingdong. Ang sa akin lang naman, sana kilalanin niya muna yung tao bago niya husgahan. Huwag mo na muna isipin yung mami mo. Magkakapati rin kayo noon. Teka, kwentuhan mo muna ako about Dingdong. Sinabi ko sa inyo, ah, pagpasok ni Jessa, gusto ko tugtog kayo kagad, ah. Sobrang excited nga ako eh, lalo na birthday ko pa ngayon. Naku sis, ano kaya yun? Hindi ko rin alam. Teka, naku. May text, baka si Dingdong na to. Pina-follow up na siguro. So, malaman ko na saan ako. Sandali, sandali. Hello? Asa ka na? Huwag mo na akong hintayin. Hindi na ako darating. Ha? Bakit? She texted me. Alam mo, Han? Ayoko ma-involve sa ganitong kagulong sitwasyon. Nahirapan ako eh. Jessa, ako naman ang paniwalaan mo. Malinis ang intensyon ko sa'yo. Please, bakit naman ganito? Ewan ko. Hindi ko na alam kung sino paniniwalaan ko. Kahapon, nag-away kami ni Mami dahil sa'yo. Tapos ganito pa. Dingdong, Han, I'm sorry. Pero, ayoko munang makita ka. Gusto ko munang mag-isip. Hello? Ay. Ino mo na nito. Ino mo na. Ay. Bakit po ganun? Ngayon, gusto ko lang naman maging maligaya eh. Simple-simple lang naman ang gusto ko na eh. Yung maging masaya. Pero parang hirap abutin. Tama na. May kasi ang bigat eh. Parang lahat na lang po eh. Hindi nagtutugma. Ang daming humahad lang. Si Mami, hindi ko po siya maintindihan eh. Hindi rin niya po ako maintindihan. Nay, mahal ko po talaga si Dingdong. Kaya wala po akong pakialam sa mga sinasabi ng ibang tao tungkol sa kanya. Kung ano man po yung sinasabi nilang mga nakaraan niya dahil ganun din po siya sa akin eh. Tinanggap niya po ako kung
kung ano ako. Nakikita ko po na yung kabutihan ng puso niya. Nay, pinaglaban ko na siya. Bakit ganito pa rin? Parang ayaw kaming pagsamahin ng tadhana. Kaya nga ako nandito eh. Dahil naintindihan kita. Ay, salamat po. Lagi po kayo nasa tabi ko. Minsan na eh, parang pakiramdam ko, nag-iisa na lang ako. Wala akong kakampi. Ay, salamat po. Hindi ka naman nag-iisa eh. Nandito nga ako eh. At saka hindi ako mawawala sa tabi mo. Kaya lang, intindihin mo naman ng mami mo. Kaya lang naman nagkakaganon ng mami mo dahil mahal ka niya. Nagmamalasakit lang siya. At saka, gusto lang naman ng mami mo yung kabutihan para sa iyo. Jess, sandali lang, please, oh. Please. Give me a chance to explain. Oh. Wait! Dingdong, ayaw ko na kita makita. Ayaw na kita makausap. Kaya please, iwanan mo na ako. Nasasaktan lang ako lalo eh, kapag nakikita kita. But give me a chance to explain myself. Hindi ko naman gusto nangyari ito eh. I don't want to hear explanation. Para ano pa? Ayoko na ma-involve sa ganitong sitwasyon. Pati ako nadadamay sa gulo niyo eh. Ayoko naman madamay ka sa gulong ito eh. Pero... Please, Dingdong, just go. Iwanan mo na ako. Pero ikaw ang mahal ko eh. Look, if you don't wanna hear me out, if you don't wanna hear my explanation, then let me just give my birthday gift to you. At least allow me that. Here I am alone, starting to realize that my days would be brighter if I could learn to hide. Feelings that I have for you keep hurting me inside. Sa pool pa lamang, tutol na ang ina ni Jessa sa nobyo nitong si Dingdong. Ngunit mas na naig kay Jessa ang pagmamahal sa binata. Kaya't ito rin ang naging dahilan upang magkasamaan ang loob ng kanyang ina. Samantala, hindi rin naging madali ang relasyon ni na Dingdong at Jessa. Hindi sila nilubayan ng intriga. Lalo na't pilit pinag-aaway ng mga reporter sina Jessa at ang sinasabing karibal niya na nalink minsan kay Dingdong. Welcome back mga kaibigan.
Masaya kami dahil ngayong hapon na to, narito at bisita natin si Dingdong para liwanagin ang mga issues tungkol sa kanya. Magandang hapon, Dingdong. Magandang hapon po, Manay Lolit, at magandang hapon po sa lahat ng nanonood ngayon. Natutuwa naman kami at ito pinili mo para linawin yung mga negatibong issue, mga chismis, mga intriga tungkol sa inyong dalawa ni Jessa. Anong masasabi mo tungkol sa mga chismis na to? Normally po, hindi ako lumalabas sa interview, lalong-lalo na kung babae ang pag-uusapan. Alam niyo naman po, hindi maganda pag ang lalaki ang magsasalita, lalo na kung hindi maganda. Pero ang usapan ngayon, mga agaw daw si Jessa, two-timer ka daw, ano masasabi mo? Oo nga po, kaya nga nakikita ko po na sa mga lumalabas, medyo naargabyado po si Jessa. Kaya minabuti ko po na liwanagin ang ilang issues. No? Unang-una, gusto ko pong sabihin na hindi po ako namamangka sa dalawang ilog. At pangalawa po, hindi po nang agaw si Jessa. Ako po ang dumating sa buhay niya. Gaano mo naman kamahal si Jessa? Siguro ganito na lang po. Nakikita ko po kay Jessa ang mga katangian ng babaeng gusto kong makasama sa habang buhay. Ang sweet naman ni... Hanggang ngayon ba eh, hindi pa kayo nag-uusap ng anak mo? Ma, akong nanay niya. Ako pa ba ang lalapit sa kanya? Siya lang naman ang pinuprotektahan ko eh. Alam ko naman yun eh. At saka alam din niya ng anak mo. Alam ko kung bakit kayo nag-aaway eh. Kasi yung anak mo, sinundan lang kung anong sinasabi ng puso niya. Pero hindi siya galit sa'yo, ha? Alam ko naman yun, Ma. Natutuwa nga ako pinagtatanggol siya ni Dingdong eh. Miss ko na siya, Ma. Miss ko na magkasama kami. Hindi nagtagal, namatay din ang chismis tungkol kay Jessa at sa dating karelasyon ni Dingdong. Mas lalong lumalim ang pagmamahalan nina Dingdong at Jessa sa isa't isa. Ma? Ma, sandali lang po. Ma? Mula nang bata pa ako, ini-imagine ko na po na ikakasal din ako balang araw. Na magkakaroon din ako ng sarili kong pamilya. Di ba, Ma, yun naman yung munti kong pangarap? Alam niyo po yun kasi lagi ko pong kinukwento sa inyo. Pero, Ma, ang hindi ko po nasasabi, kapag ini-imagine ko po yun, lagi po kayo nasa tabi ko. Ma, isa kayo sa pinaka-importanteng tao sa buhay ko. Anak. Ma, sorry po sa lahat ng mga pagkakamali ko. Sa lahat ng mga pagkukulang ko. Ay, hindi ko lang po nasabi yung totoong nararamdaman ko, Ma. Ayoko pong wala po kayo sa kasal ko. Patawad niyo pa ako, Ma. Wala namang inang hindi makakapagpatawad sa kanya, anak. At hindi maaaring wala ako sa kasal mo. Mami. Kinakabahan ako? Tama po ba itong ginagawa ko? Tama yung ginagawa mo, Shell. Alam ko noon hindi ko gusto si Dingdong para sa'yo. Pero mula nang makilala ko na mahusay siyang tao, ako na ang pinakamasayang nanay sa buong mundo. Maraming salamat po, Mami.
Ang ganda-ganda mo, anak. Talaga, ma? Maganda na ako? Sobrang ganda. Halika na. Hahatid na kita sa lalaki. Makakasama mo habang buhay. Sa wakas ay naging masaya rin ang lahat para kina Jessa at Dingdong. Natupad ang engrandeng kasal na pinapangarap ni Jessa. At nagkasundo rin sila ng kanyang ina. Ngunit, isang trahedya pa ang darating sa kanilang buhay. Ang pinakamamahal na lola ni Jessa ay may malubha palang sakit sa bato. Nanay. Nay. Nay. Andito na ako, Nay. Mabuti. Mabuti. Mabuti na dumating ka. Nay, huwag na po kayo magsalita. Mahihirapan lang po kayo. Yung bata ka pa. Di ba? Umiiyak ka. Kwento mo sa akin yung pangarap mo. Sabi mo, gusto mo na yung buo at yung maliit na pamilya. Masaya na akong umalis. Tupad mo ng pangarap mo. Alam ko halaga ang kanditingdong. Mahal ko kayo, Nay. Mahal ko kayo, Nanay. Hi, Nay. Nandito po kami para dalawin kayo. Alam mo, Ma, kahit nasan man si Nanay ngayon, alam ko masaya siya. Alam ko kasi ang gusto lang naman ni Nanay yung makita tayong buo. Alam mo, Shell, masaya rin ako para sa'yo. Kasi alam ko marami kang pagsubok na pinagdaanan. Lagi kang natatalo pero lagi kang nakikipaglaban. Kaya para sa akin, ikaw ang panalo. Alam mo, Ma, hindi ko naman magagawa lahat yun kung wala kayo ni Nanay. Sina Tito Mike, mga kapatid ko at si Dingdong. At kahit wala na si Nanay ngayon, mananatili pa rin siya sa puso natin. At alam ko magiging masaya ako dahil marami nang mamahal sa akin, nandyan kayo. Kaya pinapangako ko, Ma, gagawin ko ang lahat para panatilihing buo at masaya ang aking pamilya, magpakailanman. Mama! Mama's girl talaga. Mama's girl. Say hello. Nanay? Jessa, yung pinagdaanan mong crisis sa career mo, have you transcended that? Opo. Tapos ka na doon? Tapos na. Ano yung nararamdaman ng isang babae pagka ganun? Yung age ko po nun, wala pa po akong 18. Correct, yes. So, talagang, it was really too much for me. Hindi ko po ma-handle talaga. Kaya dumating po ako sa punto na hindi po talaga tama.
na ninais ko pong wakasan ang aking buhay. What was going on in your mind? Can you tell us? Feeling ko, madumi ako. Oo. Feeling ko, wala na akong pag-asa. Mm-hmm. Tapos na ang buhay ko. Wala nang second chance. Itong mga nagsagawa niyan sa iyo, pinatawad mo na ba yung mga yan? Narealize ko po kasi, ang dami din pong dumating sa akin magagandang bagay. Mm-hmm. So, yung pong mga hindi magaganda, yung masasama, isinintabi ko na po. Pero syempre, isa sa mga good things na tinutukoy mo is your family. Opo. Yung bata pa po ako, talagang yun yung isa po sa aking mga pangarap. Yung magkaroon ng buo at masayang pamilya. Masasabi ko po na blessed po talaga ako na kahit marami pong hindi magagandang nangyari sa akin before, wala po akong regret. Anong mga aral na mapupulot sa buhay mo? Try and try until you succeed. Yung crisis, could that have been avoided? Okay. Huwag nang isipin na laging nag-iisa ka, na hindi ka maiintindihan, lalo na ng family mo. Dahil ang family talaga, kahit ano pang mangyari sa'yo, kahit saan ka mapunta, bandang huli, yan pa rin talagang kakampi mo. At saka, yun nga po yung mas pagtibayin pa yung paniniwala dun sa itaas. Ano ang iyong ambisyon para sa anak mo? Maging God-fearing person. Gusto po namin talaga maging mapaganda yung buhay niya, maging masaya siya pag naging teenager na siya, tapos pag naging mommy na rin siya in the near future. That's right. Mm-hmm. At kami nagpapasalamat na pinahintulutan mo kami na gamitin ang bahagi ng buhay mo para magsilbing aral sa thank kanila. You. Maraming salamat yung po, Tita Mel, and sa GMA 7 Kapuso. Maraming salamat po. Talagang malaki po ang tiwala ko po sa inyo. Oh, at sa Magpakailanman, dahil napakaganda po ng inyong hangarin na mailahad po ang mga storya namin para nga po kapulutan ng aral and maging inspirasyon po sa ibang mga tao. Maraming salamat po. Thank you very much. Thank you. Iba't ibang kabiguan ang dumating sa kanyang buhay. Hindi natinag ang paniniwala ni Jessa sa kanyang sariling kakayahan. Ngayon, sa piling ng kanyang asawang si Dingdong at anak na si Jada, matiwasay nang namumuhay si Jessa. Tunay ngang wala na siyang mahihiling pa, kundi ang tuloy-tuloy na kaligayahan at kapanatagan para sa kanyang pamilya. Ako po si Mel Tianco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Magkalayo, sana'y laging kapiling, yan ang aking dalangin. Magpakailanman, hindi magbabago ang sinasabi.